Good morning po. Good morning. Sobrang lamig ng umaga natin. So, medyo okay na yung pakiramdam ko. Pero yung boses ko po ay wala pa rin. Wala po akong lagnat. Trangkaso lang talaga. At medyo grabe yung umaga ng mata ko. Naiyak ako sobra kasi gumawa ako ng parang letter para sa papa ko. Kasi birthday po niya ngayon. At yung papa ko lang ang na-share ko na to sa dating video ko kasi yung papa ko lang ang nakakausap ko for now kasi yung mama ko galit pa rin sa akin kasi nga nang pumunta ako dito hindi ako nagpaalam kasi alam ko na hindi sila magiging masaya kung babalik ulit ako dito. So yun. So medyo sobrang emotional ko lang talaga kasi yung relasyon kasi namin ng papa ko sobrang sobrang maganda. Kaya kahit marami akong desisyon na hindi nila gusto, yung papa ko lang talaga yung alam niyo yung nakikinig siya at saka hindi siya nagagalit sa akin. Siguro naiinis siya pero kinokontrol na lang niya. Mas pinipili niya na intindihin ako kaysa pagalitan ako. So, yun. Naiiyak na naman ako. So, yung papa ko kasi, so, share ko lang sa inyo yung relasyon namin bilang mag-ama. So, swerte po ako kasi yung papa ko sobrang responsable, yung focus niya sa pamilya lang, wala po siyang barkada, wala siyang bisyo. Nung bata pa kami, wala yung dinadalang office mate niya sa bahay. Yung papa ko talaga napaka family man. So yung best friend niya, yung mama ko lang, yung walang ibang tao sa amin kundi kami lang lima. So tatlo kami magkakapatid, puro babae at mama, papa ko. So very close knit family kami. So sa pamilya ako yung panganay. So medyo ako yung spoiled sa papa ko at yung dalawang kapatid ko spoiled naman sila sa mama ko. So yan, parang grupo kami sa pamilya. Diyan na po kayo sa boses ko, parang boses palaka. So kahapon, nag-advance greetings na ako sa papa ko. Alam nyo, yung believe lang talaga ako sa papa ko kasi siguro hindi lahat may ganitong tatay. Yung nanganak ako, pati yung kapatid ko, yung sa akin, yung papa ko talaga yung nagpalit sa akin ng ng diaper sa hospital. Ganun ka hands-on yung papa ko. Yung unang paligo ko kasi wala si Apa noon. Ako lang sa Pilipinas. Umuwi ako galing Dubai. Doon ako nanganak. Kasi alam ko na mas maalagaan ako doon kaysa dito sa India. Alam niyo yung siya talaga yung nag-aasikaso lahat. Sobrang swerte talaga ako sa papa ko. Alam niyo yung kakapanganak ko lang siguro mga one day. Yung after sa recovery, di ba? Pupunta na kayo sa private room. Yung papa ko talaga yung nag-aasikaso, pinapalitan yung diaper ko. Yung tinutulungan ako pupunta ng banyo. Hirap ako magpupo. Siya talaga lahat. Bilib ako sa papa ko. Wala siguro ibang tatay na gano'n, no? At saka, nung 3 months before ako manganak, papa ko, araw-araw, binabasahe ako. Alam mo yung gano'n.
Kaya nagagalit siya. Na minsan, pinababayaan ko yung sarili ko. Naiinis siya kasi sobrang inalagaan daw niya ako. Tapos, minsan napapabayaan ako dito. Kaya gusto-gusto niya na makauwi kami. Kaya nung bumalik kami dito, 2019, nagtampo talaga yung papa ko, pati mama ko. Pero mama ko hindi pa rin kumikibo sa akin. Pero yung papa ko, hindi niya kaya, hindi siya kumibo. Doon ko talaga na-feel yung unconditional love ng magulang, kahit ayaw nila nung decision ng anak nila, andyan pa rin sila. Pasensya na kayo mga givers kasi medyo emotional yung mga videos natin ngayon. At pasensya na po. Magiging okay lang din tayo. Malapit na tayo magiging okay. Okay naman ako. Kaya lang, ngayon, birthday nga ng papa ko, kaya lang na-miss ko na naman yung bahay. At kahapon tinawagan ako ng papa ko. Sobrang happy ako. Kasi wala akong ibang alam niya na uwing-uwi na talaga ako. Kaya lang, natatakot din siya na ibabiyahe yung mga bata. At lalo na malaki ang gastos, kailangan natin mag-ipon konti kasi mahal talaga ang ticket. Pero aabot din tayo dyan, malapit na. To my one and only papa, mahilig ako gumawa ng mga sulat, mahilig ako sa mga ganyan. Sa pamilya namin, ako yung nangunguna sa gumagawa ng mga letters, cards, nag-greet. Ako, mahilig ako sa mga ganyan. Ako yung nag-remind sa mga nakakabatang kapatid ko na, oh, birthday ni ganito bukas, birthday ni papa bukas. Ganun, nag-remind ako sa kanila kasi alam ko na medyo busy sila, makakalimutin sila. At grabe yung emosyon ko. Sobrang, ay nako. Siguro kasi magpapasko, tapos malamig yung panahon. Kapag malamig yung panahon, yung depression talaga umiinit din. So, yun. So, thank you to my papa. I just want to wish you a happy, happy birthday, papa. And I wish that God will give you more years to live. And I'm praying that we will be home soon. Thank you for the unconditional love. Thank you for loving us so much. Pati mga anak ko, love na love nila yung papa nila. Papa yung tawag nila. Kasi sobrang magmahal yung papa ko. Very loving. He never shout. Hindi siya namamalo. We grow up na we always have meeting in the house. Kapag may bali kami, kinatawag kami sa kwarto, kinakausap. Kung anong problema, hindi kami lumaki na pinapalo kami. Very
Very gentle yung Papa David, sobra. And I'm grateful for that. I'm thankful na siya yung nagiging Papa ko kasi bagay siya sa akin kasi matigas ulo ko. Hindi naman. Pasaway kasi ako. Hindi ako, ako yung very, grabe yung creative ng utak ko. Minsan, creative na hindi nagpaparamdam, hindi alam kung saan bansa ako, yung ganun ba. Ganun ako. Iba yung, iba ako sa mga kapatid ko, kaya siguro nagagalit yung mama ko sa akin kasi medyo pasaway. So, thank you everyone sa suporta nyo, sa pinagdadaanan ko ngayon. Okay naman ako, kaya lang nang dahil dito sa panahon ngayon, kasi magpapasko, kaya ito yung nararamdaman ko, plus birthday pa ng papa ko. Thank you sa suporta nyo, thank you sa nag-message sa akin, nag-PM sa akin, salamat po. Appreciated ko po ang yung mga PM nyo at thank you sa mga advices nyo. I'm so grateful na andyan kayo, mga kababayan ko. Thank you, givers, for the support, for the blessings you shared with me and my family. Thank you so much. And I love you all. And stay safe, stay blessed, everyone. Happy Sunday. Bye. See you tomorrow.